Nais ko po talaga isang araw ito ang pagsahing Becoming God's Masterpiece. Pag-isip po natin, ano? Ang pinakamalaking gusali o pinakamataas na gusali sa mundo na kung saan ngayon ay pangatlo na lang daw, ano? Dati ito po pinakamataas, yung Empire State Building. Alam po ba ninyo, nung itayo nila yung Empire State Building para kargahin lang ang lahat ng mga gamit na ginamit, aabutin ka daw ng 4 na buwan. Ganon po kataas yung building na yun. At ito po ay matapos. Walang tigil po ang pagpuri sa arkitekto, walang tigil ang pagpuri sa inhinyero na gumawa ng Empire State Building. Nung ipresenta naman po sa mundo ang Eiffel Tower sa Paris, ito po ay hinangaan ng lahat, katunayan sa mga satellite na kukuha po yun. Pero wala pa rin tatalo sa tinatawag nilang old-fashioned way na kung saan naging wonders of the world, ito po ay ang... Pero God intended na ipadala niya kayong buktong nana. Bakit? So that he can feel what we feel every day. So that he can experience what we possibly can experience every day. Kaya po pag sa Diyos ko, nahihirapan na po ko. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Kaya nga si Diyos eh. Eh bakit di ba po niya akong tinutulungan? May plano siya. Malay mo, pinatitibay ka niya sa area niya. Diyos ko naman, pastor, patagal na mong pati bayan ito. 40 years na po ko nagdurusan. Ay baka yan ang kailangan mo kapatid. At hindi lamang po yung minsan, nagdurusa tayo na ang lesson minsan hindi para sa atin. Ito po ang pinakamasaklap sa pagdurusa. Yung lesson hindi pala para sa atin, kundi to those people near us. Yun ang gustong turuan ng Diyos. And it so happened you are there. At alam ng Diyos na ikaw ay strong. Kaya sa'yo binigay yun. As an object lesson sa mga nasa tabi mo. E baka ganun na sitwasyon mo kapatid, huwag ka manghinawa. Diba? Huwag ka mainit. It's no big life. Diba? Ibig sabihin, life is life. Eh, buhay. So pagka dumating yan, ano po sabi ng Bible? Sabi po ng aklat ng Santiago, sabi niya, lahat ng mga pagsubok daw na dinanas natin dito are incomparable with the glory that we will experience in Christ. Halimbawa, nagdusa ka rito. Gano'ng katagal ang pagdurusa mo? Eh, nagdusa ka ng 20 years, ilang taon ka ba sa langit? 20 years lang ba? Ngayon po, eh, kung pa walang hanggang po, eh, kung parang may 20 years dito, wala yun. Kaya habang dito ka, magpakatatag ka, kapatid. Si Christ, nung siya po'y nananalangin sa hardin ng Gethsemane, bago niya iniwan ang kanyang mga lagar, this is what he prayed specifically. Sabi niya, Ama, sabi niya, hindi ko'y tinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, but rather, strengthen them. Sabi niya, hindi ko pinapanalangin naman ang mga lagad ko, alisin mo sa sanlibutan, sabi niya, kundi ang panalangin ko, palakasin mo sila. Kapatid, life is an adventure. Sabi niya, let us stand our post. Manatili tayo until Jesus comes. Sabi niya ni Christ, occupy until I come. Pasinin po ninyo itong pangalawa. Pangalawa, ang plano ng Diyos, ito po ay isang proseso. Ito po ay isang proseso o bahagdan ng pagkasunod-sunod. Wala pong instant sa Diyos. Wala pong bagay na kung saan madali. Ayaw tayong sanayin ng Diyos ng gano'n. Pasinin nyo, ang kaligtasan kailangan dumaan pa ng maraming mga phases. Kailangan dumaan pa ng maraming proseso. In the Old Testament, pasinin nyo, paanong kaligtasan? Mula doon kay Adam. Kailangan pa na kung saan ang ito pong si Abel i-demonstrate ng Diyos at pinatawad ng kaligtasan. Ang hayop kailangan patayin, nandun yung dugo. So, yung sabihin, yung lamb, in the distant future, si Christ po, yung lamb that is unblemished, at kailangan magbuwis ng dugo. Pagdating po ng period nito pong si Abraham, kailangan ihandog ang walang kamali-mali na anak. It pictures or it typifies, so yung tinatawag po nilang pag-aaral ng in the future, o Christology, para kay Christ, na kung saan, isang pong walang malay ay kailangan maihandog kapalit ng mga makasalanan. At si Isaac, yung po time na yun, ito po'y akmang iahandog ng kanyang ama. Ito po'y paglalarawan tungkol kay Kristo na 1:7. Pagdating po sa panahon ni Noe, ano po nangyari? Ang kaligtasan, hindi pang kalahatan, kundi ito po'y panawagan. Kaya po nagpatayo ang Diyos na isang arko sa loob po ng 120 taon. Build the ark. At pagkatapos lahat lamang nang papasok sa arko, yun lamang po ang kaligtasan. Bagamat ngayon, ginawa po ito ng maling kahulugan. Sino lang daw papasok sa arko ang maligtas? Sino lang papasok sa iglesia ang maligtas? Pero tinutukoy po na ng papasok sa kaligtasan.
Ito po yung panahon ni Noe. Pagkatapos, maalala po, napakarami pa. The Ten Commandments was given. Maalala po, ito po'y sadyang pinahirap ng Diyos for the purpose ng tao, hindi niya isipin ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod ng kung ano ng ritual. Kaya pinahirap. Kaya walang makasunod sa Ten Commandments. Sapagkat ang Ten Commandments, ito po'y paghahanda lamang para sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po dito makita po natin ang plano ng Diyos sa isang proseso. Bawat isa po sa atin, dumadaan tayo sa isang proseso. Tell me, bawat isa po sa atin, sa aminin natin at sa hindi, meron tayong kahinaan. Tama po ba? Sa ayaw at sa gusto po natin, meron tayong ginagawa na walang ibang nakakalam kundi tayo lang. At alam natin, mali yun. Minsan nagwa-white lies ka. Minsan gumagawa tayo ng mga bagay na kung saan alam natin na ito ay sabihin natin hindi dapat or what, pero sabi natin hindi ako makaiwas kasi ito ganyan-ganyan. So on, so on. We have our own stories to tell. We have our own ghost. Sabi niya. Pero ang kagandahan po nito, God is patient enough na tayo po'y inaayos niya from glory to glory. Sabi po na niyo ba minsan, ay, napakabait naman ni Sir. Ay, siguro sabi niya, si Sir, dapat gawing modelo. Dahil, kapatid, huwag kang ganyan. Kasi kung modelo na yan, perfect na yan, lahat yan, ay overdue na yan dito sa lupa. Ay, bakit? Eh, kung mag-purpose pa dito ka, maayos ka na. Sige nga. Kung ang worship mo, perfect na sa Diyos, nandito ka pa sa lupa, ba, mukhang out of place ka na rito. Tingnan namin kailangan dito. Bakit? Baka matukso ka pa yung mabang, kasi mas maganda ang worship mo kaysa sa amin. Pinakamabait ka na kaysa sa amin lahat. Aba, delikado niya. Dapat nasa akin ka. Ay, yung mabait na sabi niya, ang bait mo naman. Sana nakunin ka na ni Lord. Ay, diba? Yung biro nila, sabi niya, masamang damo. Sabi niya, mahirap, mamatay. Ano na itrasay? Siguro man. Dahil binibigyan ng Diyos ngayon, lahat ng patience niya para mabagong buhay. Yung mabuting damo, sabi niya, kailangan na yuwi na kasi namimiss na siya nito. Diba? Kapatid na minamahal, ang buhay po natin ay isang proseso o bahagdan ng pagkasunod-sunod. Na kung saan nais ng Diyos, paunti-unti, tinuturuan tayo, hanggang tayo po ay maging kawangis ni Yesu Kristo. Romans 8:28, sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God. Okay? Hindi po all things work together for good sa lahat ng tao. Hindi. Doon lang sa nagmamahal kay Kristo. Ngayon, sa verse 29 ng Romans 8, yun po ang purpose ng verse 28, that we may be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. Ang buhay, kapatid, ito po ay isang proseso. Kaya kapatid, ito rin yung proseso. Kapatid, pabayaan mo si Kristo at tapusin niya ang proseso sa buhay. At kapag natapos naman yan, promise, hindi ka maiwan dito sa lupa. Basta na kumpleto na yung proseso para sa iyo, alis sa dalawa, no? Mauna ka. Maganda, no? Regards na lang. Maganda, no? Ako, may biro ko eh. Sabi ko sa mga kaibigan pa, sa mga mini-mentor ko ng mga pastor. Alam niyo nga ako, when I had my birthday last year, hindi po itong July na ito this year, last year, sabi ko ako nanalangin sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung po pwede, gusto ko po mabuhay ako hanggang 70 years time. Kasi nasa Bible, 70 years. 3, 4, and 10. 70 years, sabi ko. Pag 70 years na, huli na ako, ayaw ko po yung tatanda ako, udugo, di wala namang kaming anak ni Mrs., mayroon naman magbantayan pa kami. Ano nga lang? Kailangan naman yung diyan ako, pagbantayan ko sa akin. So, buti na ako, sorry, ikaw na kaya sundan na ito. So, sabi ko, Lord, huli mo na ako at the age of 70. E, biro ko sa mga mentor ko. So, si Doc naman, kadali, 40 plus ka na kayo. Sabi ko, to be exact, this 2008, 45 ako. So, 25 na lang, sabi ko. Ngayon ko sa Lord. Pero huwag kayong mag-alala. Pag ako kinuha ni Lord, re-request ko rin kayo. Parang masaya tayo ulit. Sa taas. Sabi ko, Lord, lahat ng kaibigan ko, alagay ko, magiging pag-away sa akin sa dating ng buo. Kapatid na minamahal, ang buhay po natin ay isang proseso. It is a process. And that process, because God is the author, God will see to it that we will reach. Sabi nga po, the final end, ang process na yun. Yan pa sinin po natin, ano? We tend to like the end result sa buhay po natin more than the process that gets us there. Pasinin po dito, ano? There are times. Di ba pinupuri natin yung mga magandang kotse? Kung si Mrs. nasa Italy po kami, merong showroom ng mga kotse. Ano bang kotse na yun?
Ferrari. Ah, talagang umupo siya. Sabi ko, mami, bawal siya. Ito yung pwede nung test drive. Naupo lang naman ako, sabi niya. Na-experience niyang naupo at hawag yung steering wheel. Sabi niya, picture mo. Bakit? Dali, baka dyan yung car. Dali, dyan naman ang ko. So, may alis ko eh. Eh, nakita ko naman yung motor na si Talib, mahal, Ducati. Yung alam ninyo naman eh. Sabi ko, sasandal ako, picture mo. Bilis ako. Mami, alam? Now, hanga ka sa motor na Ducati na ilang milyon ang halaga. Mahal pa yun kaysa sa pinakamahal nating kotse nito. Tapos yung Ferrari na gusto niyang sinakyan niya, tinignan niya, gano'n. Pero nakahilimig na po ba kayong pinuri yung chassis ng Ferrari? Diba? Tinignan mo yung Ferrari, no? Ano yung mga Ferrari na may mga iba eh, yung style. Pag binuksan mo, parang pakpak na ganyan eh. Tataas, nakita natin yan sa mga movie, no? Sabi mo, wow! Punta na mo ng chassis ng Ferrari. Pwede ba yun? Hindi yan. Bakal na. Parang tingin mo, bakal, pare-pareho lang eh. O, ligay ako niya mo. Grabe! Tagdam na ang tornilyo ng Ducati na yan. Hindi, di ba? Because walang nasasak yung tornilyo. Walang, ang pinupuri natin is the finished runner. Tama mo ba? Sa line, ganun din. Bisang gusto na, tinitingnan natin yung tao, inaangat. Wamang yaman niya. Ako, kahit sinong makausap ko po ng mga pastor sa tala. Pag nabanggit ko si pastor, hindi sa narinig niya. Kasi pastor ganyan, millionary na yun! Amin, tama mo gusto lang. Baptist ka amin, tama. Yung bawal mag-amin sa atin. Sa amin, ah, si pastor ganyan, millionary na yun! Sabi ko, oo naman! Sabi ko, oo naman! Pero sabi ko, alam nyo ba ang inside story nun, bago yung mama? Ang balita ko, sabi ko, nagsisimula pala church sa panigil. Nag-upa lang yun sa ginan mo. Diba? Nanak mo nga ako, baka hindi nyo alam. Mga bata-bata pa kasi yung pastor eh. Si pastor mo, wala pa sa kanya. Meron yan yung motor. Yung mula sa 87, sa pagaling yung milahan mo. Paano tumirin? Hindi nyo mabuksan. Ay, mga bulo ko yung estudyante, winelding pala yung takit. Talagang kahit turning, ganun na ka-welding. Nakalala mo yung masak. Gabi, darating sa amin, humahamos. Bakit? Meron din yung dilugduan naman po to. Wala nakakalam ng mga story na gano'n. When we look at people, kahit sa mga ayala, suber, kahit sa mga mayaman na tao, tingnan natin ang background nila, the story behind, bago nila naabot yung tinatawag nila, pinnacle of success, si Red Camia. Ako hindi ako tagapaligid, pero inalam ko. Kasi ito po ang ano eh, ito yung forte ko eh. Results eh. Inalam ko, paano sila naging ganyan? Buti bakal lang pala negosyo niya noon. Ng mga matatanda nila. Diba? Ang ibig sabihin, kahit na sabihin natin, ang Diyos nandiyan na, hindi na sila ganun katapat, but the hard work is there. Kaya po, kapatid, ang buhay, proseso. Minsan yung end result, pinupuri natin, pero the process. Sabi nga, the process na kung saan nagdala sa atin. Sabi nga po, ang bahagya, sabi nga po na talata, bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahan walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sa pagkapanandaliang lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Para sa kanya, yung pong mga pagsubok, mga problema na sabi ni Pablo, these are but temporal. Ang mga ito ay sandali na. Pero sabi niya, in the end, during the final analysis, magiging maayos ang buhay namin. We have so many people that have their lives exemplary. Naging halimbawa ang mga buhay nila sa talata nito. Sabi niya po nila, a cross before the crown blows before the blessing. Cross muna, pasanin mo bago corona. Si Kristo pinasan yung cross, tapos pinoronahan siya sa langit. Si Pacquiao na masuntok din, bago siya pinagal yung kanyang milyon. Nandibig po yan. Blows before the blessing. Kaya sabi niya, Dok, ilang round ba ito? Hindi, na yun. Ilang round po ba ito? Secret. Pangatlo po, ang plano ng Diyos is an opportunity. Ang plano ng Diyos ay isang napakagandang pagkakataon. Pagkakataon na ano? Hebrews 12.
Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas na loob ninyo, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinuturing ka ng Panginoon at huwag kang inahan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo at tinuturing niya anak. Kapatid, nakakaranas ka ba ng pagpalo? Praise God, anak ka ng Diyos. Subukan mong gumawa ng kapalpakan, gumawa ng masama, gumawa ng di maganda pag di ka sinawata ng Diyos. Pag di ka sinaway ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi ka anak. Yung mga tatay na nandito, kita kayo ng bata, naglalakad kayo, nasa loob niyo yung bata, 5 or 6 years old, naninigarin ko, just tabi ng plaza. Papalawin mo? Hindi. Bakit? Hindi mo anak eh. Pag pinalo mo yun, delikado ka, mapagasya ka. Ano? Nanginyal ang. Ano? Dapat yung tatay niya ang sumuway sa kanya. Hindi ikaw. Disintig mo dito. Pag tayo pinalo ng Diyos, ang ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Pag pinalo ka ng Diyos, pag-aari ka ng Diyos. Pag pinalo ka ng Diyos, mali yung ginawa mo. Concern siya. Kaya pinalo ka. Kaya next time paluin tayo ng Diyos, say thank you. Please. Ano? Salamat ka! Salamat ka! Sabi po niya sa pagpatuloy ng verse, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kay inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sino nga anak ay hindi tinuwid ng kanyang ama? At kung ang pagtutuwid ay ginagawa sa lahat ng anak, ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Ito yun. Kahit yung anak sa labas, hindi mo pwedeng paluin. Diba? May anak sa labas, hindi pwedeng paluin yun. Sinabi sa tabi yung sao mo. Di pa rin. Sabi, kung pinalo mo yan, ano mo ba yun? Patay. Ala, nakatuwa na. Hindi pwede. Okay? Try to profit, mga kapatid, from every experience that comes your way. The difficult and the painful times as well as those times when life is going smoothly. Minsan, isang pagpalo ng Diyos, payayamanin ka. Minsan, isang pagpalo ng Diyos, aasenso ka. Isang pagpalo yan. Baka ganda naman pong palo yan. Ganito yun. Nakatingnan po ba kayo ng mga backslider, mga nanlamig, mga nagrebelde sa Diyos, tapos ng negosyo, umaseso, palo yun. Ang ibig sabihin, makonsensya ka naman, hindi ka naman matapat, pinayaman pa kita. Palo yun. Pero hindi po magtatagal yun. Hindi magtatagal yun. Pag di mo pa rin matutunan doon, iisip na naman ang Diyos yung strategy, tatagalin nyo rin yun. Okay. Pangapat po rito, it's a fact. Isang mapagsasaligang katotohanan o katibayan. Ito pong magandang plan ng Diyos. His plan is an unshakable truth which can give you a sense of security. Life seems anything but secure. Sabi po pa nung yun, maraming nagpapanik, maraming namang problema, maraming umaangal, maraming umaga pa lang, masabi nga eh, nagko-complain na. Pero sa lahat po ng mga ito, tanim natin sa ating kaisipan, ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Ang plano ng Diyos sa atin ay mabuti. Ang plano ng Diyos ay para sa ating kanyang mga anak na minamahal. Kaya po rito, it is an unshakable truth. Sabi po ng verse, Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita na muna sa akin, nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan. No. I have loved you with an everlasting love and with loving kindness. Have I drawn you unto myself? Ito po ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang Diyos sa kanyang pong pagmamahal, lahat ng plano niya, mapapanyarihin niya sa atin. Ang Diyos sa kanyang pagmamahal, pag ikaw ay lumiliko, dadaling ka niya sa nararapat na landas para sa iyo. Ang Diyos sa kanyang pagmamahal, pag ikaw ay nakakalimot, gagamit siya ng samut-saring paraan upang ikaw ay makaalaala. Kapatid, ito po ang ating Diyos na kusaan ang kanyang mga planuhin po sa atin, tunay na kusaan napaganda. From our perspective, sabi nga po, evaluate natin ang ating kasulukuyang buhay. Pasin nyo ito lang po nila. From our perspective, a situation may look hopeless. But from the throne of God, the situation is part of the process that is making you more Christ-like and moving you closer to the fulfillment of the good plan God has for you. Sabi nga po, minsan, pagsunod-sunod ng problema, we look life or we view life differently. Parang napakapain. Pero tandaan po natin ito, ang Diyos at saka ang demonyo, magkaibang plano niya sa atin. Ang demonyo, binigyan ka po niya ng mga tukso. Satan will give you temptations.
at pagkatapos po ng mga temptation, pag bumigay ka, yung mga problems na di dyan, ang nangyari po, pagka bumigay ka, you will become a bitter Christian. So si Satan, nagbibigay siya ng temptation para mag-bitter ka. Whereas ang God, magbibigay siya ng mga problems sa atin to make us better Christian. Hindi bitter, but better Christians. Problems sa mga ito pagka dumating, do not view them as roadblocks, kundi pagtitignan po natin ito as stepping stones. Maging hamon sa atin. Pag dumating ang mga problema, hakbangan natin ang mga problema niya, gamitin po natin. No? At sabi nga po rito, kung sa ating pananaw ang buhay parang walang pag-asa, pero sa Diyos ang kanyang pananaw iba. Nung first time ko sumakay ng domestic flight papuntang Davao, bago pastor po ako noon, na-invite ako sa isang youth rally sa Davao, sumakay po ako ng domestic flight dito po sa Manila. Eh, pag unang sakay mo sa aeroplano, anong paborito mong lugar? Ah, siyempre, tabi ng pintana. Wala? Tsaka ka makasimpet na nakakapit ka pa. Tsaka ka dadungan ng air, ha? Eh, meron parte dyan, gigi mo siya ng konti. Makikita mo ngayon ang Manila Bay. Alam niyo, meron nakita po, yung mga pispen, kagaganda ng design, bulaklak, o kaya inisya. Pero pag nasa lupa ka, pag nasa baba ka, titignan mo siya ng tinatawag nilang eye view contact, yung harapan lang, makita mo ang piston magugulo, sira-sira. Pero pag nasa taas ka pala, pag titignan mo, maganda, nagrepo sa akin to. God has given me, sabi nga po, sa pananaw. Anong pananaw ito? Anak, because your mind is finite. Dahil ang kaisipan mo ay limitado, at nakikita mo limitado lang. Kaya nakikita mo yung sira-sirang piston, nakikita mo para magulo yung bakla, gano'n. Pero in my very own perspective, na ang aking kaisipan ay infinite. Sabi nga po, pag tinignan po yan, sabi ng Diyos, ito ay para sa iyong ikabubuti lang. Sa buhay po natin, mga minamahal na lang, let us not view life. Na kung sabi ito po ay against us. Huwag po natin tignan ang mga problema na mga ito ay naka-aim lahat sa atin, tinatarget tayo, para any moment, itumba tayo. Hindi po ganun. Ang buhay, tingnan po natin ito, lahat ng dumarating dyan, but instrumental, ilalagay ng Diyos upang tayo ay lumago at kailangan lumalik ang ating pagkakilala sa ating Diyos. Pamuli po, virgin and pruning. Sa Diyos, sa kanyang plano, nandiyan po ang tinatawag nilang pag-aalis o pagpuputol ng mga sanga. Yung po mga nanggalaga na po sa inyo ng tinatawag nilang euphorbia, orchids, rose, yan po yung mga ilan sa mga masela ng mga tanim, mapapasin po natin, ano, na kapag tumutubo niya, sabi niya, para mas marami sanga, minsan ang gagawin mo, trim, ano, nandun yung tinatawag nilang pruning. Kapag meron ng mga halimbawa yung sanga na pangit, may sugat, sa tingin mo may sugat, o hindi dapat, purging, puputulin mo kagad talaga. Puputulin mo siya ng sagat, hindi yung dulo lang. Ang pruning kasi, dulo lang, ang purging, talaga hanggang ilalim. Para hindi na siya mag-samuli. Bakit? Kasi baka daw madamay yung ibang mga sanga. Ano? The same thing din po yan sa buhay natin. Kapatid na minamahal sa buhay natin sa araw-araw, makikita po natin na until now, kahit tinatamatay Christian, kahit babad ka na sa Biblia, kahit babad ka na sa panalangin, kahit babad ka na sa pagsamba, napakahirap pa rin ipamuhay ang buhay Christian. Niwala po kayo? Isa na sanay tayo yung mga turo ng marami na gusto, napakalimbawan. Napakalimbawan. And yet, Christian life tends to become double standard. Binabawan nila sa atin, pero nung sila, hindi rin nila kaya. Kaya bumabawi. Ano? At, para kung ang nangyayari sa atin is, siya gawin niya, pero sila nahihirapan din. Ano? At, dito po, sana maisip po natin na kung si Christ kaya dumating ngayon, pag-isipan niyo po ito, kung si Kristo biglang bumalik, anong araw kaya pipiliin niya? Sabi nga nung ikaw, isang church people, isipin ko Sunday. Ano? Ha, kung ako si Kristo, hindi, dadating ako ordinaryong araw. Ano? Kasi Sunday, nasa church lahat dyan eh. Lahat ng plastic, lahat ng ano, nandiyan niya. Diba? Kaya di ba kung dumating na Linggo, diba? Para makita ko, yung sino yung talagang tao. Yung bang kung anong ugali niya sa church, hindi yung ugali niya sa opisina niya, hindi yung ugali niya sa trabaho niya, hindi double standard. Diba? Dating ka yung mga bandang Lunes, relax na siguro natin yung mga yun. Yung iba nagpe-fellowship, yung iba nagpe-fellowship,
pwede. No? O kaya dating ka yung bandang Biyernes. Huwag Sabado, nagdarasan na naman sila. No? Dating ka yung mga midweek na yan. Doon ka darating. Now, kung darating kaya si Kristo at this point in time, halimbawa nga sabi natin, hindi Sunday, saan kaya siya pupunta? Diba? Dumating siya ng Lunes, dumating siya ng Webes, dumating siya ng Biyernes. Saan kaya siya pupunta? Wala, Martes, wala Miyerkules, kung prayer meeting yung mga ibang churches. Ano? Saan kaya pupunta si Christ? Maniniwala ba kayo kung darating si Kristo, saan kaya siya pupunta? Hindi kaya pupunta yan sa mga eskwela, sa mga ano, sa mga opisina. But never sa church. Bakit? Para makita niya ng actual. Kung po pwede nga, sabi nga ng mga iba eh, pupunta po siya marahil kung saan ang maraming makasalanan. Bang, sa bunga. Sinihan. Club. O diba? Sa mga partihan. O diba? O hindi naman po siguro, hindi mo alam ang New Testament mo. When Jesus, sabi nga po, nandirito, anong itinawag sa kanya? Kaibigan ng mga salanang babae. Kaibigan ng mga manlalasin. Kaibigan ng mga masisiba. Yun yung tatlong brand sa kanya. A friend of wine bibber, harlot, and a friend, sabi niya, of thieves. Bakit? Pero mo, sa alagad, kung mo siya isa magnanakaw si Judas, ano plano niya? Mag-disciple si Judas? Sila magpakarami sa loob? Hindi. Ang ibig sabihin, sabi nga po ni Christ sa Luke 19, ang manggagamot ay naparito hindi para sa walang sakit, kundi para sa mga may sakit. Kaya po dito, bawat isang po sa atin as bilang mga manampalataya, inaayos yung buhay mo natin. Nandiyan po yung araw-araw, nandiyan yung purging, nandiyan yung mga pruning sa buhay po natin. Minsan kapag pinrun tayo, pag pinrun mo yung isang tanim, kung nagsasalita yan, mag-aaray yan eh. Di ba? Sabi nga, aray, sabi niya, bahagi na ng katawan mo ng pinuputol mo. Parang gano'n, no? Isintip nila sa buhay po natin. There are things or objects na kung saan masyado nang napapamahal sa atin and it tests our credibility as a Christian. Minsan ang Diyos aalis niya. Or pansamantalang aalis niya. Para mahimasmasanda at makita mo, your focus medyo naging deep, medyo naging malabo. So ayusin niya. Kaya po nandiyan ang purging at saka pruning. Ang sabi nila, ang isang bakal na halagang 25 pesos doon sa 4 kilo. Pag ito daw hindi mo pinaporkilo, dinala mo ito sa isang nagtotorno. At pagkatapos ito daw po ay ginawang isang bakal o parang spare parts. Magkakahalaga daw po ito ng 100 mahigit. 150. Pero papandayin nila yan. Susunugin nila yan. Totornoin nila yan. You know? From 25 pesos, magiging 150. Papalupaluin yan, idadarang sa apoy, papaluin ulit, idadarang sa apoy, may aalisin na bahagi, 150. Pero sabi nila, kapag ito naman daw po, ay dinala mo pa rin doon sa makinang paggawa ng mga pyesa, at ang gagawin dyan ay katakutabag na pukpok, at talaga susunukin nila daw po yan, tapos ibabalik pupukpukan at dinalagay ito sa molde, gagawin tornilyo, magkakahalaga daw po ito ng 400 piso. Saka nagsimula, 25 pesos na kapiraso. Pero sabi nila, kung dadalhin mo daw ito sa paggawa ng relo at gawing spring ng relo, magkakalaga daw po ito ng halos 5,000. Ngayon kapatid, kung ikaw isang bakal na halagang 25 pesos, saan mo gusto? Konting pukpok? O maraming pukpok? Saan mo gusto? Sandali lang sa apoy o paulit-ulit na nilalagay sa apoy? Totornuhin ka pa. Sa madaling salita, how much do you worth as a Christian in your obedience with your Lord? 150? 400? Or 5,000? Sabi niya po, yan ang purging po. Habang pinupukpuk yan, masakit. Araw-araw, dumarangas tayo ng mga pagsupok, mga problema, masakit. Pero sabi niya, titignan natin yung kabilang banda, what will become of us after this? We will become at pagkakir namin doon sa langit, sabi nga, pasang-pasang katawan mo, bugbog sarado, angkat ka sa langit. Ano sasabihin ng Ama? Well done, thou good and faithful servant. Enter to the kingdom prepared for you even before the world was. At ang sasabihin ng Diyos, bihisan niya. May kapan niyo pa. Ito ang ating Diyos. Nandiyan po ang tinatawag nilang virgins and pruning.
before God's plan can come to full fruition in your life, He must eliminate all that is old, dead, and useless in your character. Ano mang bagay na sa atin na hindi ka gamit doon sa langit, kailangan matanggal lahat po yan habang tayo nasa lupa. Kaya sabi nga nila, bakit pa na yung pukpok sa akin? Wala tayo magawa ko pati, maraming tinatanggol sa lupa. Bakit pa na yata sunog sa akin? Wala tayo magawa ko pati, kailangan talisahin ko eh. Maraming dagdag sa'yo na hindi dapat. Kumbaga sa ano, maraming kang excess baggage na kailangan kang iwan. The process can be painful, but gives an opportunity to love God and trust Him that He is at work in your life to bring about the beauty that He has promised. Kapatid na minamahal ng Diyos, napanyata po ng layo niya sa atin. Aking hamon, go on with your Christian life. As you love God, love His word. As you love God, love worship. As you love God, love His church. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Dumanas man kami ng maraming mga problema. Dumanas man kami ng maraming mga pagsubok. Salamat na ikaw ay nakatingin pa rin sa amin, nagbabantay. Walang sawang nagpapaalaala sa amin that we are loved. Salamat po, Diyos. Panginoon, may mga pagkakataon, dala ng maraming mga dagok sa buhay. Kami po'y nakakalimot. Nakakalimot sa mga magandang pangako ninyo sa amin. Nakakalimot na ikaw ay nagbabantay sa amin. Nakakalimot na lahat ng ito'y kasama sa inyong plano para sa amin. Paalalahanan niyo kami, O Diyos, na inyong mapag-ingat na kami. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid na nandirito, na napakaganda na inyong layunin para sa kanila. Na inyong layunin ay para sa kanilang kabubuti. Panginoon, bigyan niyo pa sila ng iba yung pagtitsaga. Bigyan niyo pa sila ng iba yung tibay. Bigyan niyo pa sila, Panginoon Diyos, ng panibagong amon. Upang, O Diyos, pagdating ng panahon na iluminilaan, sama-sama po kami magbubuni sa inyong kadakilaan at katapatan sa amin.